Well, prophecy. Naalala niyo itong ano? Gulong ng propesiya. Okay, hindi ko kasi natapos yung mali ito eh. Kaya nga, pipiliin ko lang itong hindi ko na-share dito mga kapatid. Kasi na eh, oo nga, pero hindi ko natapos lahat eh. Pipiliin ko dito yung ano, God is the shepherd, Jesus is the shepherd. Ha? Ah, hindi, ano, yung mga ano? Sige, simulan ko lang dito sa ano. So, okay, pakisulat nyo lang, mayroong sinasabi kasi dito. Hakiin ko ito mga kapatid ha. So, mayroong tayo sinasabi dito sa Well of Prophecy, God Creator. God Creator and then Jesus Creator. So, pag, Parehas naman. Parehas lang yun. Okay, ha? God Creator, Jesus Creator. So, ang titingnan natin dito, ibig sabihin, kung ang Diyos ay naglikha, si Jesus Christ din, ay naglikha. Sino ba talaga ang tagapaglikha? Di ba? Oh, mayroon sinasabi kasi dito. Okay. Mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 7. And then dito naman sa John 1:3. Ha? God Creator, Jesus Creator, makikita natin Genesis 2:7, Isaiah 44:24, yung mga paglikha ng Diyos, Ama. Clarification ng Jesus, saan o kapag yung pangalan ng Father? Jesus Christ, Creator. So, pag-ibasa nga, sundan nyo mga kapatid o sa Genesis 2:7 para makikita natin na mayroong paglikha. Ha? Tusipin, sige, basa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alalok ng lupa at hinihingahan ng kanyang mga butas na ilog, nanghinihingahan ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, patunay na ang Diyos ay manlilikha. Ngayon, mayroon din patunay sa John 1:10, pakibasa, sa Jesus Christ Creator din. John 1:10. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Oh. Okay. John 1:3. And without him was not anything made that was made. So, na pinapatunayan, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. By. Jesus Christ. Sino nito ay tinutumbog na patay? O, di ba? Sa pamagitan niya, by Him. At alin man sa lahat na ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. O kung wala daw siya, si Jesus Christ, walang malikha. O, di ba? O, so nakita niyo? O, doon naman sa 110. Ako sabi sa 110. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala o ang sanglibutan daw ay ginawa sa pamamagitan niya sa anak. Ngayon, sa Isaiah 24, malinaw yan na ang Diyos ay naglikha. So, pinapatuloy kasi dito na malilikha ang Diyos, si Jesus Christ din, naglikha din. Okay,
sa iba pang ano? Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa pamamagitan niya. Yung paglalang kasi ng anak nito ang tinitingnan dito eh. Ngayon, alam natin ngayon sa ano, uhurahin ko na to kasi mag-ano tayo ng panibago. Okay, sunod dito. Unahin ko na yung mga ano. Got the shepherd? Oo nga, ganda ko pag-aralan itong milk promise eh. God the shepherd. God the shepherd. So Jesus Christ. Shepherd. Tama. Parang M eh. Parang M yun eh. Parang M. God the shepherd, Jesus is the shepherd. So, Psalm 23:1. And then, 1 Peter, I am the shepherd. So, Jesus Christ, 1 Peter 2, shepherd. 21, We are called because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. 25. Who did not mean, neither was guilt found in his mouth. Who when were revealed not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judges righteously. Ano yung ginagawa mo, Brastado? First Peter. It's a question. Ikaw. 24. Who imposes their heart in his own body on the tree that we being dead who sin should live unto righteousness by which Christ being over him. 25. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and teachers of your souls. Okay na. Tama. Ito, malinaw. At pagayag ng Pangulong Pastor, ay matitanggap kayo ng di na silang putong na kaulit. At tama ito, Psalm 23:1, and then 1 Peter chapter 5, verse 4. So, ang Diyos ay pastor o pastor. Ang Panginoong Kristo din, siya din ay pastor o pastor, mga kapatid. So, patunay dyan na, kumbaga, kung ano yung kapahian ng Diyos na ama, siya rin ang kapahian ng anak. Ngayon, sabi dito, God first and the last. Mayroon din sa kabila, Jesus first and the last. Ang Diyos Ama, siya ang una at ang huli. At yung anak naman, Jesus Christ, siya din ang una at ang huli. Okay, may mga talata, may supporting verse. Para maano lang tayo at isang ano na lang. Oo. O, diba? So, alam ko, mayroong sinasabi, nakalimutan ko na kasi matagal naman sa na-inscribe eh. Nung ano ko pa na-inscribe ito, kailan ko ba ito? Nung ano eh, R1 niya.
Ano, 1 year na mahigit ko itong na-strike? Grabe, naalala mo pa. Tapos, alam niyo mga kapatid, ano eh? Sabi nito, God, first in the last. God, first, si Alpha and Omega. In the last, Jesus Christ, first in the last day. So, pareha, di ba? Pareha, mga kapatid. Alam niyo, mayroong binabanggit si Brother Franz dito. Mayroon siya sinasabi na sa tape na ito, paano niyo babaliin ang inyong cashierings sa gabigit? Sabi na ganun. Mayroong hiwaga na nakatabo dito, sabi ni Brother Franz dito sa tape. So, nakalimutan ko kasi yung hiwaga na sinasabi niya dito eh. Ang inisip ko na hiwaga, ang pagkaintindi ko dun sa tape na ito, ang hiwaga na nakatago dito, ang karakter ng ama ay siya rin ang karakter ng anak. Pero kapusto eh, kapustong ano ko nito eh. Mayroong nakatagong hiwaga talaga dito sa tape na Well of Prophecy. Why? Sabi na ganun sa pamagat. Ngayon, okay, God first and the last. O, may mga talata. Jerome, talagang dating na mo yung oras. Isaiah 41:4 sa kanta kabila Revelation 1:8 Revelation 1:17 pa lang. 1:17. Revelation 1:17 pa si Dito. Tsaka Revelation 22:13. O sige, pakibasa nga. Kung tutugma tayo. Tsaka 43. Okay, basa. From the beginning, is the Lord the first and with the last I am He. Revelation 1:23. Oh, diba? Revelation.